Dahil sa napakapait na karanasan sa kamay ng mga pulis ay nagkaroon siya ng matinding puot sa mga kapulisan na gumawa sa kanya ng karumal-dumal na pagpapasakit. Kaya naman simula ng araw ng paglaya niya sa mga mapang-abusong pulis ay kinatakutan na siya ng mga kapulisan. Benjamin Garcia, ipinanganak noong June 7, 1957 sa Dampalit, Malabon. Isang Pinoy gangster at isa sa pinaka-notorious na kriminal sa Pilipinas. Mula ng pagkabata ay nagdanas na siya ng kahirapan sa buhay, kaya naman pinasok niya ang isa sa pinakadelikadong gawain na magpapahamak sa kanya. Dahil nga sa kahirapan ay pinasok ni Ben ang pagiging snatcher. Pinasok niya rin ang pang-hold up. At di nagtagal ay nagkaroon siya ng mga kasama at naging hawak na nga siya ng mga pulis. Inuutusan siya ng mga pulis na magnakaw ng mga sasakyan saka ito bibilhin sa kanya. Kalaunan ay napagtanto ni Ben na kaya niya naman gumalaw ng mag-isa nang walang kahati, kaya siya ay humiwalay sa mga pulis na may hawak sa kanya. Kaya naman mula ng araw na yon ay naglakad na siya ng mag-isa. Di nagtagal ay nakilala ni Ben ang babaeng magpapatibok ng kanyang puso. Nagkaroon siya ng asawa at isang anak. Magmula ng araw na yon ay napagtanto ni Ben na magbagong buhay na at iwan na ang masamang gawa. Kaya naman agad na naghanap ng trabaho si Ben. Makalipas ang ilang araw ng paghahanap ng trabaho ay nakatagpo siya sa wakas ng mapapasukan. Si Ben ay nagtrabaho bilang isang stuntman sa ilang pelikula, subalit di kagaya ng mga sikat na aktor ang kinikita ng isang stuntman. Sa madaling salita ay maliit ang kanyang kinikita kapalit ng mahirap na trabaho kung saan ay siya ang gagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin o delikadong gawin ng mga bida. Tulad na lamang ng pagtalon sa matataas na lugar, pagtumbling, at ang magpagulong-gulong. At ang pinaka-nakakalungkot na role ay ikaw ang babarilin sa pelikula kung saan ay kasabay nun ang katapusan ng trabaho mo sa pelikulang yon. Kaya naman panibagong hanap ka na naman ng pelikulang mapapasukan. Balik tayo sa kwento, kaibigan. Pagkatapos nga ng kanyang trabaho bilang stuntman ay binansagan siyang Ben Tumbling. At dahil nga kulang ang kanyang kinikita sa kanyang trabaho ay bumalik siya sa kanyang dating gawain. Dito ay kumikilos na siya mag-isa at dahil nga ayaw na niya sumunod sa mga pulis na may hawak sa kanya ay nagplano ang mga ito kung paano tuturuan ng leksyon si Ben. Isang gabi, napakatahimik ng kapaligiran. Habang naglalakad si Ben ay may biglang humintong sasakyan. Agad na bumaba ang mga pulis na sakay nito at bigla na lang hinuli si Ben. Nang gabing yon ay mangyayari ang karanasang hindi niya makakalimutan. Pagdating sa lugar na pinagdalhan sa kanya ng mga pulis na humuli sa kanya, ay inumpisahan na ng mga ito ang pagpapahirap kay Ben. Bukod sa madalas na pangbubugbog ay pinupuntirya din ng mga mapang-abusong pulis ang maselang bahagi ng kanyang katawan. At hindi lang yun, dahil pati ang kanyang asawa ay nagkaroon din ng madilim na karanasan sa kamay ng mga mapang-abusong pulis. Di naglaon ay nakalaya si Ben sa kamay ng mga mapang-abusong pulis. Dahil nga sa napakapait na karanasan sa kamay ng mga pulis ay nagkaroon siya ng matinding puot sa mga kapulisan na gumawa sa kanya ng karumal-dumal na pagpapasakit. Kaya naman simula ng araw ng paglaya niya sa kamay ng mga mapang-abusong pulis ay kinatakutan na siya ng mga kapulisan. Pagkatapos ng malagim na pangyayari sa buhay ni Ben ay nagpalamig muna ito sa probinsya ng ilang linggo. At pagbalik niya nga sa Malabon, baon ang matinding galit ay inumpisahan na ni Ben ang paghihiganti. Minsan ay nagpapanggap siyang tricycle driver, ice cream vendor at driver ng jeep.
upang mas madali niyang malapitan ang mga taong pupuntiryahin niya at hindi nga siya nabigo sa paghihiganti. Umabot ng 7 mga pulis ang kanyang siningil ng buhay. Pagkatapos ng mga araw na yon ay mas lalong naging mainit si Ben sa mata ng mga pulis. Subalit, dahil napakailap nito ay bigo lagi ang mga pulis na mahuli si Ben. Isang araw ay nagtungo si Ben sa isang bar upang magwalwal at doon ay nakilala niya ang isang babae na muling magpapatibok ng kanyang puso. Mula sa kwentuhan ay nagkapalagayan ng loob ang dalawa hanggang sa nagkaroon nga sila ng relasyon. Ilang linggo ang lumipas ay may nakatunog na madalas si Ben sa bar na yon. Kaya naman nagsagawa ng surveillance ang mga pulis, subalit bigo sila na mahuli ang mailap na si Ben. At dahil may nakapagsabi sa mga kapulisan na mayroong isang babae ang laging ka-table ni Ben, ay kinausap nila ito at binigyan ng malaking halaga kapalit ng pagtulong sa mga kapulisan na matugis si Ben. Dumating na nga ang araw ng pagtatagpo ng dalawa. Ang hindi alam ni Ben, ayun na ang kanyang huling araw. Sa lugar na pinagtagpuan ng dalawa ay biglang dumating ang mga kapulisan at walang habas na pinaputukan si Ben at doon nga ay binawian siya ng buhay sa edad na 23 anyos. Ayon sa nakatatandang kapatid ni Ben, hindi daw pulis ang nakapatay kay Ben, kundi ang kanyang sarili dahil sa mga salitang binitiwan nito nung nabubuhay pa na mas gugustuhin ko na lamang magpakamatay kaysa mapasakamay ng mga pulis. Yan ang mga salitang sinabi niya. Nagulat ang pamilya ni Ben dahil sa dami ng tao na pumunta sa kanyang burol, dahil na rin siguro sa kanyang pagiging likas na matulungin sa kapwa. Kaya naman dinagsa ng mga tao ang burol ni Ben. Nagnanakaw siya, subalit ang ilang bahagi ng kanyang kinikita sa mga gawain ito ay itinutulong niya sa kapwa. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon? Huwag kalimutang mag-iwan ng like, comment at kung di ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe na. Thank you for watching and I will see you on my next video. Salamat!